Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baklid. Taong 1993, walang eksaktong lugar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay itong pamilya ni Baklid. Yon ang kanilang naging hanap buhay, gawa ng sapaana ng bundok na ninirahan ang kanilang pamilya. Kabilang sila sa mga katutubong mangyan na kung tawagin ay mga hanunuo. Sa kanilang tribo, merong paniniwala ukol sa isang nilalang na nagbibigay proteksyon sa kanilang pinuno. Bago ito tuluyang makuha ng taong namumuno sa kanilang tribo, kinakailangan itong ipasa sa pamamagitan ng mga engkantasyon na igagawad ng mananambal sa kanilang lugar. Sa kasamaang palad, hindi yun nataglay ng ama ni Baklid, gawa ng bago pa ito mahirang na pinuno ng kanilang tribo, pinili nilang lisanin ang angka ng mga hanunuo. Namuhay sila sa iba't ibang panig ng kagubatan. Nakilala nila ang iba pa nilang mga kalahi, kagaya ng mga gubat nun. Ilang taon din silang nanirahan doon hanggang sa napadpad na sila sa lugar na kanilang tinitirhan malapit sa bayan. Sa kanilang paninirahan doon, naging maayos naman ang lahat. Bagaman hiwalay sa kanilang tribo, ipinagpapatuloy pa rin nila ang paniniwala ng lahi nila. Tuwing hapon, nagbibigay sila ng oras sa pagsamba sa mga diwatang kanilang pinaniniwalaan. Nag-aalay din sila ng mga pagkain sa Diyos, kapalit ng magandang ani at malulusog na pangangatawan. Sa pagsapit ng taong ito, kasalukuyang idinadalang tao ng kanyang ina ang panghuling miyembro ng kanilang pamilya. Habang lumalaki ang sinapupunan nito, mas lalo namang naghihigpit ang ama ni Baklid sa lugar nila. Isang araw, habang binubungkus niya ang kanilang mga itinitindang gulay, kabilin-bilina ng kanyang ama na umuwi ng maaga. Hindi kasi yun makakasama sa kadahilan ng mas marami yung gawain sa loob ng bahay nila. Nauunawaan naman yun kahit papaano ni Baklid, lalo pat siya ang pinakamatanda sa mga kapatid niya. Pagdating niya noon sa bayan, bumungad ang napakaraming mga taong namimili sa merkado. Hindi pa man siya nagkakaroon ng pwesto, pinag-aagawan na ng mga ito ang mga dala niyang gulay. Dahil sa dami ng mga mamimili, kung kaya't hindi na nagtagal itong si Baklid sa merkado. Daladala ang sakong pinaglagyan niya ng mga paninda, matyaga niyang inikot ang baryo. Habang naglalakad siya, maigi niyang pinag-iisipan kung ano ang mga panindang bibilihin niya. Kabiling-bili na ng kanyang ama, bumili siya ng tinapay bago siya umuwi. Huwag niya rin kakalimutan ang mga pampalasa, lalo pat madalang lamang silang makatikim ng ulam na meron ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot sa baryo, maya't maya naman ang kanyang paghinto para magpahinga dahil sa layo ng mga nilakad niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang dulo nito, napansin niyang wala na doong nagtitinda. Akmang babalik na si Baklid sa sentro, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang pagsitsit di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa kanyang likuran, bumungad sa kanya ang isang maliit na kubo at matandang lalaking nakatingin sa kanya habang nananabako. Napangisi ito habang kumakampay sa kanya kung kaya't nagpa siya siyang yon ay lapitan. Sa pagpasok niya sa loob ng bakuran nito, ramdam na ramdam niya ang kakaibang presensya na dumadaloy roon. Ano ho ang kailangan nyo? Bungad na tanong ni Baklid sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yun habang sumasagot ng, "Ikaw ang kailangan ko, iho. Halika, lumapit ka."
Meron akong sasabihin sa'yo. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagtayo. Nang mahawakan na ng matanda itong si Baklid, agad naman siya nitong ginabayan papasok sa bahay nito. Hindi naman siya noon nagreklamo, gawa ng palaging habiling ng kanyang ama sa kanya ang rumispeto sa sinumang nakatatanda. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay nito, inabisuhan siya ng matandang umupo sa sala. Nang masipat nitong sumang-ayo na siya, dali-dali naman yung pumasok sa isang silid habang nananatiling walang imik. Makalipas lamang ang ilang minuto, paglabas nito, bumungad kay Baklit ang isang maliit na kalis na hawak-hawak ng matanda at ang kasuotan nitong kalimitan lamang na sinusuot ng mga mananambal sa kanilang tribo. Dala ng kanyang pagkagulat, hindi niya maiwasang mapatanong sa matandang yun ang, Sino ho kayo? Bakit niyo suot ang damit ng mananambal naming mga hanunuo? Matapos naman yung marinig ng matanda, nanatili lang naman itong tahimik habang dahan-dahang lumalapit. Paghawak nito sa kanyang balikat, agad naman itong ibinigay ang kalis, indikasyon na nais nitong ipainom sa kanya ang nilalaman nito. Uminom ka. Ipagpatuloy mo ang responsibilidad na iniwan ng iyong ama. Wika ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang ibinaba sa mesa ang ibinigay ng matanda sa kanya. Napaatras din siya noon ng bahagya sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano ang nais nitong ibigay sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na walang ibang hangad ang matandang yon kundi ipasa sa kanya ang para sana sa kanyang ama. Ayon dito, lahat ng pinuno ng mga hanunuo, taliwas man o naglilingkod sa tribo, karapatang magkaroon ng gabay. Kung hindi nila yon kayang panghawakan, maaari nila itong ipasa sa kanilang panganay na anak. Dagdag pa ng mananambal na sa nagdaang mga taon, naging pasanin na niya ang gabay nito na kung tawagin sa kanila ay abyan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang abyan ay isang uri ng engkanto kung saan kawangis yon ng mga tao. Malalakas ang mga ito at meron yung kakayahang magkaroon ng pisikal na anyo kung yon ay kinakailangan. Nagbibigay din ito ng swerte sa taong kanyang ginagabayan at karampatang lakas para magtagumpay sa digmaan. Maraming uri ng mga abyan, subalit bibihira lang yon kung magkaroon ng kaugnayan sa mga ordinaryong tao. Kagaya ng kanilang lahi, naghahanap din sila ng kaibigan sa mundo ng mga mortal na merong kahalintulad ng kanilang estado. Kumbaga, pawang mga maharlika lamang ang ginagabayan ng mga ito. Kapag ordinaryong tao ka, anuman ang tanganin mo, hindi ka pakikinggan ng isang abyan. Dagdag pa ng matanda na dahil sa tinagal-tagal na nitong pananatili sa kanyang sistema kung kaya't nagpupumilit na yung kumawala. Kapag umalis yon sa kanyang katawan na hindi niya ito na ipapasa sa taong karapat dapat ditong magtangan, mamamatay siya alinsunod sa sumpa ng abyan. Matapos naman itong marinig ni Baklid, hindi niya mapigilang maantig sa mga katagang kanyang narinig. Pagsilay niya sa matandang unti-unti nang umiiyak sa kanyang harapan, napilitan na siyang pumayag sa nais nitong mangyari. Bagaman hindi niya alam kung ano ang kahahantungan nito, pinili niyang magtiwala. Sa isip-isip ni Baklid, anuman ang mangyari sa kanya doon, Diyos na lamang ang makapagsasabi. Lumipas pa ang ilang minuto, doon na niya ininom ang nilalaman ng kalis. Sa unang lagok niya ng likidong nasa loob nito, napansin niyang kaparehas lamang yon ng lasa ng bayabas na kinuha ang katas. Matapos niya yung ubusin, ramdam na ramdam niya ang pagkawala ng uhaw sa katawan niya. Sa katunayan,
Nais pa niya sana noong uminom pero ayon sa matanda, wala na siyang gaanong likido. Maya-maya pa, inabisuhan siya ng matanda na lumabas sa kubo upang doon na nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Dahil sa mga interesanteng paksa na ibinabahagi ng matanda sa kanya, kung kaya't hindi niya gaanong namalayan ang bilis ng takbo ng oras. Pagramdam niyang medyo hapon na, napilitan na siyang magpaalam para makauwi na sa kanila. Sa pagbagtas niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Unti-unti mang dumidilim ang buong lugar, hindi niya yun alintana, lalo pat alam na niya ang pasikot-sikot pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagtawid niya sa isang ilog, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng tinig na nanggagaling sa kanyang isipan. Noong una, panay pa ang paglingon niya sa paligid, gawa ng inakala niyang may tao lamang na nakikipaglaro sa kanya sa lugar na yon. Subalit dahil sa patuloy na pagsasalita ng nilalang, doon na pagtanto ni Baklid na nanggagaling ang tinig nito sa kanyang sariling wisyo. Bagaman hindi na niya alam ang mga nangyayari, pinilit niya pa rin magpatuloy sa paglalakad. Pagsilay niya sa kanilang tahanan, agad naman siyang tumakbo papalapit dito habang patuloy na sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bakuran, narinig niya ang tinig ng isang matipunong lalaki na naghahayag sa kanya ng sitwasyon nila. Ayon sa nilalang, hindi ligtas ang kanilang lugar dahil sa dami ng mga marka ng aswang na nakapalibot. Marahil ay hindi nila yon napapansin sa kadahilanang nababalot yon ng sabulag. Dagdag pa nito, anuman ang plano ng mga aswang sa kanila, paniguradong hindi yon makakabuti. Matapos naman itong marinig ni Baklid, hindi niya maiwasang mapasipat sa paligid. Pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, kitang-kita niya ang pagdaan ng iilang mga galang kalabaw. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, hindi niya napansin ang paglabas ng kanyang ama. Paglapit nito sa kanya, agad naman itong hinila ang kanyang tenga, sabay wika ng, "Bakit ngayon ka lang? Hindi ka ba nag-iisip? Kapag sinabi kong huwag ka magpaabot ng gabi, sumunod ka!" Habang pingot-pingot siya ng kanyang ama, wala namang nagawa itong si Baklid kundi humingi ng tawad. Pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, agad naman siyang pinaluhod ng kanyang ama sa asin habang patuloy siyang pinapalo ng tangkay ng bayabas. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang galit na nararamdaman nito, doon na yun humarap sa kanya para malaman ang rason niya. Ayon sa kanyang ama, hindi siya nito pinapalo dahil sa kasalanan niya. Pinapalo siya nito dahil habang wala siya, pinag-aalala niya ang kanyang ina. Dagdag pa nito na sa kanilang lugar, masyadong mapanganib kapag sumasapit na ang gabi. Hindi mo alam kung ano makikita mo sa daan, lalo pat puro yon kakahuyan. Ang labis pang ikinakabahala ng kanyang ama ay ang kawalan ng tao sa daang patungo sa bahay nila. Ano man ang mangyari sa anak niya roon, paniguradong walang makakakita. Matapos nitong makapagsalita, doon na pag-alaman ni Baklid ang rason ng kanyang ama. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, minabuti niyang humingi na lamang ng tawad sa mga bagay na kanyang nagawa. Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang sinabi, agad din naman siya nitong inutusan na tumayo na. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, inilahad din niya dito kung bakit siya inabot ng gabi sa daan. Habang isinasalaysay niya ang kanyang mga ginawa sa bayan, kitang-kita niya sa pagmumukha ng kanyang ama ang animoy hindi nito pagkatuwa. Walang sabi-sabi, bigla naman itong hinugot ang kanyang braso at kasabay nito ang maigi nitong pagsipat sa kanyang pulso. Nang makita na nito ang kanyang hinahanap, agad naman itong binitawan ng kanyang kamay
habang nananatiling walang imik. Pagtitigan nilang dalawa, ang mga mata na mismo nito ang nagkumpirma ukol sa katotohanang inilahad ni Baklid. Kung gayon ikaw ang napili niya, wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. Magmula ngayon, anak, ikaw na munang inaatasan kong magbantay sa iyong ina. Wika nito sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang ama na ang tumutungo sa baryo para magtinda. Si Baklid noon, naging abala sa mga gawaing bahay, lalo pat hindi na nila pinapatrabaho ang kanilang ina. Sinisigurado din nilang ligtas ang pagpapahingahan nito sa anumang uri ng mga nilalang, nakikita man o hindi nakikita. Isang hapon, habang nagpapahinga siya, may nasipat siyang mga magsasakang nadapo sa lugar nila. Noong una, inakala niyang mga ordinaryong tao lang ito, kung kaya't ang ginawa niya, nilapitan niya yon. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga magsasaka, bigla naman siyang napaatras nang sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng mga katawan nito. Ilang beses niya ring sinubukang kausapin ang mga panauhing yon pero nanatili lang itong nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, nasipat niya yung dahan-dahan ding naglakad papalayo nang walang anumang sinasabi. Sa pag-alis ng mga magsasakang yon, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay nila. Habang binabagtas niya ang daan, may mga nasisipat siyang pangitain sa kanyang isipan. Doon niya nasilayan kung papaano nagpapalit anyo ang mga aswang tuwing umaga. Matapos niya itong makita, napagtanto niyang maaaring ang mga magsasakang nasipat niya kanina ay mga aswang. Dala ng kanyang pangamba at pagkabahala, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay nila para tingnan ang kanyang ina. Pagdating niya sa silid nito, pumungad yon sa kanyang nakahiga, nakahawak sa kanyang tiyan at parabang nakakaramdam yon ng kakaibang sakit na halos hindi nito maipaliwanag. Sinubukan niya pa yung kausapin pero sadyang nangingibabaw sa katawan nito ang kakaibang pakiramdam. Nang dumating na sa puntong hindi na niya makontrol ang mga pangyayari, agad naman niyang inutusan ng kanyang kapatid na sunduin ang ama nilang nasa bayan. Yun na lamang ang naisip niyang paraan nang sa gayoy magawa nitong malaman ang nangyayari sa kanilang ilaw ng tahanan. Makalipas lamang ang ilang oras, kahit papaano kumakalma na ito. Nang medyo nakakapagsalita na ang kanyang ina, doon niya napag-alaman ang nararamdaman nito sa katawan. Ayon dito, kaya lang naman hindi niya nagagawang makapagsalita kanina ay dahil sa pakiramdam na parabang pinipisa ang tiyan niya. Napakasakit nito na halos ungol na lamang ang nailalabas ng kanyang bibig. Dagdag pa nito na habang patuloy niya itong nararamdaman, meron siyang naririnig na mga yapak ng mga nilalang sa labas ng kanilang bahay na naglalakad papalapit. Sinubukan din ng kanyang inang manalangin sa pamamagitan ng isipan, subalit hindi niya kayang mapangibabawan ang hapdi ng kanyang tiyan. Ang labis pa doong ikinabahala ni Baklid ay nang makaamoy siya ng kakaibang baho sa tiyan nito. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala na silang nagawa kundi hintayin ang kanilang padre de pamilya. Kinahapunan, bago pa man lumubog ang araw, dumating na ito kasama ang kapatid niya. Di pa man yun nakakapasok sa kanilang pamamahay, nasipat na ng kanyang ama ang mga magsasakang nagmamasid sa bahay nila. Pagsilay niya sa mga ito, dali-dali naman niya yung sinugod, subalit bigo niya yung maabutan. Sa sobrang bilis ng paggalaw ng mga nilalang, ultimo sa kasuluk-sulukan ng kakahuyan, nagawa pa rin itong makalusot. Nang mapagtanto ng kanyang ama na wala na ito, doon pa lamang yun bumalik sa loob ng kanilang bahay. Habang kinakausap nito ang kanyang asawa, inabisuhan naman niya si Baklid na magbantay sa labas nila. Maya-maya pa, nang medyo dumidilim na,
Naging abala naman sila sa paghahasa ng mga patalim bilang paghahanda sa pagtalaw ng mga aswang. Habang naghahasa ang kanyang ama, panay naman ang paglibing niya ng mga patay na alimango papaikot sa bahay nila. Nagsabit din sila ng iilang halamang ginagamit sa paluha at mga kabibing mabisang nagtataboy sa mga aswang. Matapos nilang makapaghanda, nagtarak sila ng tatlong sulo papaikot sa kanilang tahanan. Kaya nila ito ginawa upang madaling masilayan ang anumang nilalang na magtatangkang lumapit sa kanila. Inilahad din ng kanyang ama na sa gabing dadaan kinakailangan nilang maging alerto upang maprotektahan ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Wala namang pagpipilian si Baklid kundi ang sumunod, lalo pat siya ang pinakapanganay sa kanilang magkakapatid. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga ang ina at mga kapatid niya, nanatili sila sa labas ng kanilang bahay at maiging nagmamasid sa paligid. Upang hindi sila maburyong kakahintay, gumawa sila ng siga sa harapan nila. Habang masayang inihihiwalay ni Baklid ang mga kahoy, bigla naman siyang natigilan nang makarinig sila ng atungal di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, naramdaman nila ang pagpagaspas ng malalaking pakpak sa kalangitan na siya namang hindi na nila nasilayan. Matapos ang pangyayaring yon, narinig nila ang pagdapo ng dalawang nilalang sa itaas na parte ng bubong ng kanilang bahay. Walang sabi-sabi, agad naman nila yung sinipat at doon bumungad sa kanila ang mga aswang na merong butot balat na katawan. May malalapad din yung mga pakpak na dali-daling pumupulupot sa kanilang mga katawan. Pagkarinig nila Baklid sa sigaw ng kanilang ina, agad naman nilang sinabuya ng tubig na merong asin ang dalawang aswang na siyang naging sanhi upang tumalon yon patungo sa kanilang harapan. Sa pagtayo ng mga ito, unti-unti nilang nasilayan ang iba pa nitong mga kasama na dahan-dahang lumilitaw sa madidilim na parte ng kakawyan. Isuko niyo ang aming bakay kung ayaw niyong meron pang madamay. Anong tingin ninyo? Mananalo kayo sa amin? Wika ng aswang na nasa harap nila. Nang marinig naman ang kanyang ama ang sinabi nito, agad naman itong hinugot ang talibong sa kanyang bewang, sabay sagot dito ng, "Umalis na kayo! Wala kayo ritong makukuha!" Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan itong pagsugod sa mga nilalang. Subalit bago pa man yun makalapit, kitang-kita na ni Baklid kung papaano manghina ang kanyang ama dahil sa tigal pong iniihip sa hangin ng mga aswang. Nang masipat naman niya ang pagiging dehado ng kanyang ama sa laban, pinilit niyang lumapit sa kinaroroonan nito kahit ang dala lamang niya noon ay ang piraso ng patpat na kanyang nilalaro. Sa isip-isip noon ni Baklid, bahala na kung mamatay siya. Ang mahalaga matulungan niya ang kanyang ama. Hindi na rin sumagi noon sa kanyang isipan ng kanyang mga kapatid sa kadahilan ng labis niyang nauunawaan ang panganib na kanilang kinakaharap. Habang binabagtas niya noon ang daan, ramdam niya ang paninindak ng mga aswang. Pagsilay niyang ilang metro na lamang ang layo niya sa kanyang ama, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng tinig sa kanyang isipan. Ang tinig na yon ay nagsasabi ng, "Itutok mo sa mga aswang ang dulo ng patpat na hawak mo, at ako nang bahala sa'yo." Matapos niyang marinig ang sinabi ng tinig, walang pagdadalawang isip naman niya yung ginawa sa pagbabakasakaling merong mangyayaring himala. Maniwala kayo o hindi, pagtutok ni Baklid ng hawak niyang patpat, lumabas ang isang makisig na lalaki na merong daladalang mga tabak. Pag-unday nito ng saksak sa aswang na malapit sa kanyang ama, agad namang nagsipulasan ang iba pa nitong mga kasama. Nang maibalik na ng nilalang ang kanyang mga tabak sa sisidlan nito, agad din naman yung naglaho
habang seryosong nakatitig kay Baklid. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya naalala ang mga detalyeng ibinahagi sa kanya ng mananambal ng kanilang tribo. Alam niyo ba, magmula noong natakot ng husto ang mga aswang sa kanila, kailan may hindi na yon bumalik pa. Naging maayos ang panganganak ng kanyang ina at halos wala silang nakitang problema sa paglaki nito. Magpahanggang sa ngayon, taas noong ipinagmamalaki ni Baklid sa kanyang mga kakilala na siya ay nanggaling sa tribo ng mga Hanunuo, at taas noon niya ring sinasabi sa mga nakakausap niya na siya ay isang orihinal na katutubong mangyan. Okay, opinion ko sa kwento. Ang dami ko nakitang butas na sayang. No, alam niyo 'yan kung naging kahit 5 episodes lang eh, para lang makita natin kung gaano kalakas yung diwatang gumagabay ngayon kay Baklid. Tapos kung paano niya pakiramdam ko naging pinunuto ng lugar nila eh. Kaso nga lang hindi na nakwento eh. Kumbaga parang isang kwento lang na sige, magkukwento ako ng karanasan ko pero isa lang. Parang ganun yung gustong palabasin ni Baklid, no? Pero sayang eh. Kasi unang-una, hindi na-highlight yung lakas ng diwata. Isang beses lang siya lumabas. Pangalawa, malamang hindi lang yan yung mga manggugulong aswang sa lugar nila eh. Kasi wala na, kalat na eh. Diba? Na siya na yung bagong nagtatanga ng gabay ng pinaka-bloodline nila. Siyempre may mga aswang dyan na manggugulo o gustong kunin yun sa kanya. Diba pwedeng ganun eh? Sayang lang, no? Isang episode lang talaga. Alam nyo, itong mga nakarang araw, sunod-sunod yung mga one hit natin na sayang na sana naging series, no? Para alam nyo yung madetalye yung bawat detalye ng kwento niya. Yun nga, bakit sa kanya pinasa? Bukod sa tumanggi yung tatay niya, alam ko meron pang isang dahilan yan eh. Tsaka bakit tumanggi yung tatay niya, na alam naman ito na sa kanya ipapasa yung susunod na henerasyon na magbabantay sa tribo na yun? Bakit nga kaya, di ba? Ang dami kong tanong, pero alam natin na pare-pareho na hindi naman ang masasagot yun. Siguro, mga teorya na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.